Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jopel Bagares. Andito kami sa oras na ito upang talakayin namin ang Article 7 tungkol sa Executive Department. Sa oras na ito, aking babanggitin ang unang section. Sa unang section, ito ay tungkol sa Pangulo, sa kapangyarihan niya, na may tangis siyang kapangyarihan o pampangunahan ng ating bansa. Ang Pangulo rin, nangunguna sa pagpapatupad ng mga batas para sa ikakaunlad ng bawat taong mamayan. Ang Pangulo rin ang mamimili kung sino-sino ang mga ilalagay sa bawat hanay ng kabinete. Sa pangalawang section, ito ay ang kwalifikasyon upang maging karapat-dapat na tumakbo bilang Pangulo. Una, kailangan ikaw ay Filipino citizen. Pangalawa, kailangan nakarehistro ka na bilang isang botante. Pangatlo, dapat marunong kang magbasa at magsulat. At ang panguli, dapat hindi bababa sa 10 taon na ikaw ay nagiging residente sa ating bansa. Dadako naman tayo sa pangatlong section. Ang pangatlong section ay ang pangalawang pangulo ay pareho rin kwalifikasyon sa pangulo. Maari din siyang matatanggal sa opisina gaya ng pangulo. At sabi din dito na ang pangalawang pangulo ay ma-appoint siya bilang miyembro ng kabinete na kung saan hindi na kailangan ng appointment na hindi katulad ng mga kabinete na pipiliin ng mga pangulo. Yun lamang po sa Section 3. Magandang araw. Ako po si Cherry Rose Balais, mag-uulat ng Artikulo 7, Section 4. Ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay dapat mahalal sa pamamagitan ng tuwirang pagboto ng sambayanan. Ang ulat ng bawat halalan ay pinagtibay gaya ng nararapat ng lupong tagabilang ng bawat lalawigan o lungsod. Ito ay dapat ipadala sa Kongreso. Pagkatanggap ng sertipiko ng bilang, dapat buksan ng hindi lalampas sa 30 araw pagkaraan ng halalan. Lahat ng mga sertipiko sa harap ng Senado at kapulungan ng mga Senado ng kapulungan ng mga kinatatawan sa magkasamang sesyon at dapat bilangin ng Kongreso ang mga boto sa sandaling matiyak ang pagiging totoo at ang nararapat na pagsasagawa niyon sa paraang itinadhana ng batas. Ang taong may pinakamaraming bilang ng mga boto ay dapat ihayag na nahalal, ngunit sakaling dalawa o higit pa ang magkaroon ng patas at pinakamaraming bilang ng mga boto, sa isa sa kanila ay dapat piliin agad sa pamamagitan ng nakararaming boto ng lahat ng kagawad ng Kongreso. Dapat maglagda ang Kongreso ng mga tuntunin nito para sa pagbilang ng mga sertipiko. Dapat maging tanging hukom ang kataas-taasan hukom na nakalipon ng lahat ng mga hidwaan tungkol sa mga halalan, mga ulat at mga kwalifikasyon ng Pangulo at Pangalawang Pangulo at maaaring maglagda ng mga tuntunin nito para sa layuning iyon. Ang kanilang termino ay magsisimula sa katanghalian ng June 30 sa loob ng 6 na taon. Sa parehong petsa din matatapos ang kanilang termino. Ang Pangulo ay hindi magiging karapat-dapat sa anumang samuling paghalal. Ang sinumang tao na humalili bilang Pangulo at naglingkod ng gayon sa loob ng higit na 4 na taon ay hindi dapat maging kwalipikado sa paghalal sa parehong posisyon sa alinmang panahon. Ang pangalawang Pangulo ay dapat manungkulan sa loob ng higit sa 2 magkasunod na taning ng panunungkulan. Kung ang pangalawang Pangulo ay magboluntaryong pagtalikod sa katungkulan, ito ay hindi ituturing na pagkaputol sa panahon ng panunungkulan. Kailan nga ba'y dinaraos ang regular na halalan? Ito ay dinaraos sa 2 Lunes ng Mayo. Artikulo
7, Section 5. Bago magsimula sa pagtupad ng kanilang katungkulan, ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, o ang nanunungkulang Pangulo ay dapat magsagawa ng sumusunod na panunumpa o pagpapatotoo. Matimpim kong pinanunumpaan o pinatutuhanan, natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo o pangalawang Pangulo o nanunungkulang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kapag papapatuo-tuo, ang huling pangungusap ay kakaltasin. Magandang umaga, ako po si Julia Marie Piro Salinas para iulat ang Article 7, Section 6 and 7. Ayon sa Section 6, ang tirahan ng ating Pangulo ay opisyal. Ang kanilang sahod at ang sahod ng ating Vice Presidente ay dapat nakasaad sa batas. Hindi dapat ito mabawasan o dagdagan sa panahon ng kanilang panunungkulan. Hindi din dapat sila tumanggap ng kahit anong pera galing sa pamahalaan. Ayon sa Article 18, Section 17, ang sahod ng presidente ay 300,000 piso. Ang sahod naman ng vice presidente, Senate of the President, President of House of Representatives ay 240,000. Samantala ang senators, members of the cabinets, at members of House of Representatives ay 204,000. Sa Section 7, ang halal na pangulo at vice presidente ay manunungkulan lamang sa simula ng kanilang termino. Kung ang presidente ay hindi marapat sa kanyang posisyon, pansamantalang papalit ang ating vice presidente hanggat wala pang nanunungkulan na bagong pangulo. Article 7, Section 8. Kung mangyari ang pamalagi ang pagkabalda, pagkamatay, pagkaalis sa katungkulan o pagbibitiw ng pangulo, ang pangalawang pangulo ay dapat maging pangulo na manunungkulan sa di natapos na bahagi ng taning ng panahon ng panunungkulan. Kung mangyari ang pamalagi ang pagkabalda, pagkamatay, pagkakaalis sa katungkulan o pagbibitiw ng pangulo at pangalawang pangulo, ang pangulo ng Senado, o kung hindi nito kaya, ang speaker ng kapulungan ng mga kinatawan ang dapat gumanap kung gayon na pangulo hanggat sa mahalal at maging marapat ang pangulo o pangalawang pangulo. Dapat magtakda sa pamamagitan ng batas ng Kongreso kung sino ang maglilingkod na pangulo kung mangyaring ang pagkamatay, pamalagi ang pagkabalda o pagbibitiw ng nanunungkulang pangulo. Siya ay dapat na maglingkod hanggang sa ang pangulo o pangalawang pangulo ay mahalal at maging marapat. At dapat sumailalim sa katularing mga katakdaan ng mga kapangyarihan at diskwalipikasyon katulad ng sa nanunungkulang pangulo. Section 9. Kailanman at may bakante sa katungkulan ng pangalawang pangulo sa taning na panahon ng panunungkulan na pinaghalalan sa kanya, ang pangulo ay dapat nagnomina ng isang pangalawang pangulo mula sa mga kagawad ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan na dapat manungkulan sa sandaling makumpirmahan ng nakararaming boto ng lahat ng mga kagawad ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa magkahiwalay na pagboto.
Magandang araw. Ako si Cherry Rose Balais at mag-uulat ng Artikulo 7, Section 10. Kung ang posisyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo ay mabakante, dito na papasok ang Artikulo 7, Section 10, kung saan nakasaad dito na magkakaroon ng pagpupulong 3 araw matapos mabakante ang posisyon sa 10 ng umaga. Ano nga ba ang pagpupulong na kanilang gagawin? Sa loob ng 7 araw ay gagawa ng batas para magkaroon ng special election. Ang special election na ito ay gagawin para maghalal ng panibagong pangulo at pangalawang pangulo. Ang panukalang batas sa pagtawag ng halalan ay ipinagtibay ng Artikulo 6, Section 2, Talata 2, kung saan dapat maging batas matapos pagtibayin ng 3 pagbasa. Kailan nga ba idinaraos ang special election? Magkakaroon lang ng special election kung mababakante ang parehong posisyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Ang special election naman ay idinaraos ng diaaga sa 45 days at di lalampas 60 days. Ngunit hindi magkakaroon ng special election kung ito ay mangyayari sa loob ng 18 months o 180 araw bago sumapit ang susunod na halalan. Sa ating bansa, hindi pa nagkakaroon ng special election dahil ang tanging na bakante pa lang ay ang posisyon ng presidente kung saan agad itong papalitan ng vice-presidente. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Evan Joy Quadernal at ang tatalakayin ko ngayon is Article 7, Section 11. Ang Pangulo sa Pangulo ng Senado at tagapagsalita o representarya na kinakatawan ng nakasaad na deklarasyon na hindi niya kayang gampanan ng kapangyarihan at tungkulin ng kanyang tungkulan bilang Pangulo. Ang gumaganap na pangalawang Pangulo ang dapat bumalikat agad sa mga tungkulin o katungkulan ng bilang nanunungkulang Pangulo. Section 12. Nararapat lamang nating sabihin sa publiko ang kalagayan ng ating Pangulo upang malaman nila ito. Ang kagawaran ng gabinete na nangangasiwa sa pambansa at ugnayan ng punong estado na ito, hindi dapat ito ipagkait sa taong bayan ang kalagayan ng ating Pangulo. Ako nga po pala si Naidin Padsing, mag-uulat sa Section 13 at 14. Section 13, ang disqualification. Ang disqualification rule ay mas mahigpit kaysa sa normal rule ng elective at appointive officers under the Article 9, Section 7. Disqualification ng President, Vice President, Membro ng Kabinete, Deputies or Assistants of Cabinet members ay tinanggalan ng karapatan sa opisina o trabaho sa panahon ng kanilang panunungkulan. Maliban kung ibinigay ng konstitusyon, halimbawa, ang vice presidente ay maaaring ma-appoint sa cabinet member or ang Secretary of Justice ay uupo sa Judicial and Bar Council. Hindi rin sila maaaring lumahok sa anumang mga propesyon at anumang patungkol sa mga business o pumirma ng mga kontrata. Sa disqualification, including ang asawa at ika-apat na degree ng kamag-anak ng Pangulo ay hindi maaaring ma-appoint under the disqualification. Ngunit kung may pwesto na ang asawa ng presidente bago pa ito napakasalan ay maaaring magpatuloy sa kanyang opisina. Mahihirapan nga lang siyang mag-appoint or mag-reappoint kung lilipat siya ng opisina. Section 14. Ang acting president ay appointed for 30 days. Pwede itong magpatuloy at pwede ding matigil kung babawiin ito ng hinalal na presidente. Magandang araw. Ako po si Cherry Rose Balais at iulat ko po ang isa sa mga bagay na hindi maaaring gawin ng ating Pangulo. Ito po ay ang Article 7, Section 15, kung saan ang ating Pangulo ay hindi maaaring magkaroon ng pagpupulong 2 buwan bago magkaroon ng halalan
hanggang sa matapos ang kanyang termino. Magandang araw. Ako nga po pala si Jared Menor. Nag-uulat sa 1617. Section 16, ang Pangulo ay dapat mag-nomina at sa pagsang-ayon ng komisyon ng paghirang dapat humirang ang mga puno ng mga kagawarang tagapagpaganak, mga ambasador, iba pang mga pambayang, minister at konsul. Dapat din niyang hirangin ang lahat ng iba pang mga pinuno ng pamahalaan na ang paghirang sa kanila ay walang ibang tinadhana ang batas at ang mga maaari niyang hirangin sa pamamagitan ng batas. Ang Pangulo ay dapat magkaroon ng kapangyarihang gumawa ng mga paghihirang sa panahon ng paghinga ang Kongreso, Pusa o Salpilitan. Man, subalit ang gayang mga paghihirang ay dapat na may visa lamang hanggang sa disaprubahan ng komisyon sa paghihirang hanggang sa susunod na pagtitindig ng pulong Kongreso. Halimbawa, isa sa kapangyarihan ng Pangulo ay ipagtatag ay magtalaga ng mga pinuno or leader ng isang pampublikong kagawaran ng organisasyon. Siya din ay maaaring pumili ng PNP chief or mga pinuno sa datang lakas ng bansa. At may karapatan ang presidente ng pagduklok ng kanyang kabinete at iba pang opisyal ng gobyerno. Katulad na lang ng pag-appoint kay Mocha Yusuf ng Mocha Girls. Maraming tumututor nag-bash pero since kapangyarihan ito ng Pangulo ay na-appoint pa rin na pwesto na si Mocha at ganun din kay Bongo na nag-appoint din. Dumako naman po tayo sa Section 17. Ang Pangulo ay dapat magkaroon ng kontrol sa lahat ng mga kagawarang tagapagpaganap. Mga kawanihan at mga tanggapan dapat niyang siguraduhin ang matapat na pagpapatupad ng mga batas. Tulad na lang, yung nangyari kay Pinoy na siya ay sinisisi sa pagkamatay ng sa 44 dahil sa command niya daw na naging sani nga na pagkamatay ng 44 na sundalo dahil nga ang mga kontrol sa mga militar. At dito po nagtatapos ang 16 and 17. Maraming salamat. Mga kababayan, kaigsuunan, kakabsat, kapitbahay at kaplastikan. Ako nga po pala, si Ka. Kala mo, kala ko rin, Davila. Mag-uulat tungkol sa panahon na yon. Kung mapapansin po natin, maaraw, masikat ang araw. Pero maulan at mabagyo. Dahil sa maambon at maaraw, madami nagkakasakit ngayon. Kaya madami naka-nose mask ngayon. Kala mo may virus, pero sipon lang pala. Katulad yan, ayan, umaambon-ambon. Kaya mag-ingat, kaya kailangan may dala laging payong. Minsan, ang ambon ay may kasamang hangin na nagdudulot ng habagat. At ang hangin na yan ay minsan nagkakaroon tayo ng pulmonya, kaya kailangan may tawil sa likod. At minsan, dahil sa sobrang hangin at habagat na yan, ay nagkakatumbahan na po ang mga puno at nagkakalaglagan ang mga dahon. Ang mga nakatira dyan sa forest, mag-ingat! Baka magkakatapunan ng dahon! Ayan na po, nagkakalaglagan na po ang mga puno. Kaya mag-ingat po, dahil sobrang lakas na ng ulan ngayon, hindi na po ambon, kundi ulan! Pasummer na, pero hindi ko mawari. Malakas na ang ulan ngayon. Ayan po mga kababayan, kung mapapansin nyo, basang-basa na po ako. At lumalakas na po ang hangin. Ayan po mga kababayan, mukhang magkakapulmonya ako ngayon. Dahil sa sobrang lakas ng ulan at ang hangin, baka ako ay matuyuan ng bawis. Ayan po, dahil basang-basa na po ako mga kababayan. Kailangan ko na po mag-exit. Mukhang galit na sa akin ang mga nagbubuhas ng tubig. Kaya naman, ito ang Mama Weather and I. Thank you! Tama na, oy! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mark Joshua o Diyos eh. At itatalakay ko sa inyo Section 18 at 19 ng Article 7 ng Philippine Constitution. Ayon sa Section 18, dapat maging Commander-in-Chief
ng lahat ng mga sandataang lakas ng Pilipinas ang Pangulo. Ano nga ba ang mga sandataang lakas ng Pilipinas? Meron itong tatlong branches. Una rito ay ang Army, pangalawa ang Navy, kasama na rito ang Marine Corps, at ang ulo ay Air Force. Maaari niyang atasan ang nasabi mga sandata ng lakas na pigilin o sugpuin ang labag sa batas ng karasan, pananalakay o paghimagsik. At kung sakaling may pananalakay o paghimagsik, at kapag kakailanganin ng kaligtasan ng pambayan, maaaring suspindi niya ng hindi higit sa 6 na araw ang pribileyo ng Rito of Habeas Corpus. Ano ba ang Rito of Habeas Corpus? Ito ay isang atas o utos ng hukuman sa kinahukulan na dalhin sa korte upang ipaliwanag ng isang tao kung bakit ipinipilit ang isang tao. Isa sa mga karapatan ng isang tao ang makahingi ng kasulatan ng utos sa hukuman o kinahukulan. O ito ang Rito of Habeas Corpus. Bilang pananggalang laban sa hindi makatarungang pagpapakulong sa bilangguan. Sa loob ng 48 oras ng pagpapayag batas militar o pagkasuspindi ng pribileyong Rito of Habeas Corpus, ang pangulo ay dapat magharap ng personal o taong sesyon. Ayon din dito, ang masabing pagkakapahayag o pagkasuspindi na hindi dapat isinasatabi ng pangulo ang pagpapawalang saysay na iyon. Sa pagkukusa ng Pangulo, maaaring paliwigin ng Kongreso sa katulad na paraan ang nasabing pagkapahayag o pagkakasuspindi sa loob ng panahon itinakda ng Kongreso. Kung magpapatuloy ang pananalakay o paghihimagsik ay kikailanganin ng kaligtasang bayan. Susunod naman ay Section 19. Nakapaloob naman dito, maliban sa mga kaso ng impeachment o sa naiba pang itinadana ng parusa at patawad at maaaring pagpapawalang saysay ng mga multa at pagsamsam at pagkalagda ng pangwakas na hatol. Dapat din na magkaroon siya ng kapangyarihang magkaloob na amnistiya sa pagsangayon ng memorya ng lahat ng agawad ng Kongreso. Magandang araw. Ako pala si Jeffrey Tumakang at ang tatalakayin ko ay ang Article 7, Section 20 at 21. Section 20, maaaring makipagkontrata o gumarantiya ang Pangulo ng mga pag-utang sa labas ng bansa sa kapakanan ng Republika ng Pilipinas na may pagsangayon ng Monetary Board. Ano ba ang Monetary Board? Nasa katuparan ng Monetary Board ang kapangyarihang mga siwa na binubuo ng mga sumusunod. 2 kinatawan mula sa pribadong sektor. Gobernador bilang Pangulo ng BSP. Tagpangulo ng Board of Investors at Direktor ng National Economics Development Authority o NEDA. At sa ilalim ng mga katakdang maaaring itadana ng batas. Ang Monetary Board ay dapat magharap sa Kongreso sa loob ng 30 araw mula sa pagtapos ng bawat quarter ng kalendaryo ng buong ulat ng mga pasya nito tungkol sa mga aplikasyon ng mga utang na kukontratahin o gagarantiyahan ng pamahalaan o ng mga korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan na makakapagpalaki sa pagkautang sa isang bansa at naglalaman ng ibang bagay-bagay na maaaring itadana ng batas. Halimbawa, kung nais mangirap ng pera ng Pangulo sa ngalan ng bansa, kinakailangan pumayag ng 2/3 ng Kongreso. Kung sakaling pumayag ang Kongreso, kinakailangan magsumite ng ulat kada 3 buwan sa Kongreso. Section 21, hindi dapat maging balido at may bisa ang anumang kasunduang bansa, kasunduang international, nang walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng mga agawad ng Senado. Halimbawa, ay pagkuha sa isang bansa upang maging supplier ng isang produkto para sa Pilipinas. Bago magkaroon ng kontrata, kailangan muna pumayag ng Senado. Muli, ako po si Jeffrey Lumakang, Malakay sa Article 7, Section 20 at 21. Maraming salamat po. Magandang araw. Ako si John James Vigipistrano, nag-uulat ng Article 7, Section 22 at 20.
ang Section 22 na nakapaloob dito ay dapat magharap ang Pangulo sa Kongreso sa loob ng 30 araw mula sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon bilang batayan ng panukalang batas. Sa pangkalahatang laang gugulin ng mga budget para sa mga gugugulin at mga pagkukunan ng pananalapi kasama ang mga tinanggap mula sa kasalukuyan at panukalang mga batas revenue. Sa Section 23 naman, nakapaloob dito ay dapat magtulumpati ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon nito. Maaaring humarap din siya rito kahit sa ibang pang pagkakataon. Ang halimbawa nito ay noong 3 ng Disyembre taong 2018, ang Senado ay nagsimula ng kaumpisang deliberasyon para sa nakapropose na budget pang nasyonal na nagkahalagang 3.757 trillion pesos. Ito ay nagkaroon ng unang hain para sa taong 2019 upang maiwasan ang mga sakuna tulad ng bagyo, pagbaha at iba pang sakuna sa ating bansa. Ito ay nilagdaan ni Senador Loren Vilgarda para ito ay maipasa. At muli, ito si John James B. Capistrano, nag-uulat ng Article 7, Section 22 at 23. Maraming salamat.